Ginugunitaan ng simbahan ang huling araw ng pagpapakita ng mahal na Birhen ng Fatima noong October 13, 1970. Sa araw na iyon, naganap ang pinaka-aantabayan ng milagro ng mga tao ukol sa katotohanan ng kontrobersyal na pagpapahiwatig ng Birhen ng Cova da Iria sa tatlong batang pastol, Lucia Santos, Jacinta at Francisco Mar. Eksaktong 106 na taon na ngayon nang mangyari sa lupang dating pag-aari ng pamilya Santos ang tanyag ng Miracle of the Sun na nasaksihan ng humigit-kumulang 70,000 tao. Sa araw na iyon, nagpakilala ang pangitain bilang Birhen ng Rosario. Dala ang paanyaya ng langit sa pagbabalik upang makamtan ng sangkatauhan ang kaligtasan at kapayapaan. Magdamag noong umulan, akala ng marami hindi na matutuloy ang pangako ni Maria. Nang dumating ang Birhen, bandang alas 2 ng hapon, tumila ang buhos ng ulan. Napansin na mga bata ang lungkot sa mukha ng Birhen na nagsabing hindi lahat ay maniniwala. Kailangan tumigil ng pasakitan ng sangkatauhan ang Panginoon na lubos ng nahihirapan. Pagkahudyat ng Birhen ay taas sa himpapawid. Biglang nagbago ang kulay at nagsasayaw ang araw sa langit. Gumalaw, papalapit at papalayo sa mga madlang nagsigawan sa takot. Tumagal ang penomeno umigit kumulang 10 minuto hanggang bumalik ang araw sa normal nitong posisyon. Nasaksihan ang pagbabago sa langit maging ng mga karating bayan 25 milya ang layo. Nag-iyakan ang mga nakakita na nag-akalang katapusan na ng mundo. Napansin rin ng mga naroon ang kanilang nabasa ng ulan na damit ay milagro na tuyo. Bago tuluyang nagpaalam ang Birhen, isiniwalat ni Maria na matatapos na ang unang digmaan ng pandaigdig. Abilin ni Maria ang 2 bagay sa paulit-ulit niyang pagpaparamdam sa Fatima: panalangin at pagsisisi. Pagkatapos ng milagro ng araw, nagpakita nung araw din iyon si San Jose na bitbit ang batang si Jesus at binaspasan ang mundo. Sa loob ng 106 na taon na nanatiling babala at paalala ang Fatima upang makamit ng mundo ang tunay at walang katapusang kapayapaan. Noong 1930, idiniklara ng Vatican ang aparisyon ng Fatima bilang worthy of belief. Ayon kay Tom Hoops, isang Amerikano manunulat, "The miracle told the world about God's huge humility. The strange nature of the miracle of the Son announced ahead of time is hard to exaggerate." Dagdag pa ni Hoops, "God doesn't need to give a big display to prove himself. The cosmos is big enough, but sometimes he does anyway. The miracle makes clear that God is also the hound of heaven, the humble God who will stop at nothing to win our love." Taong 2017, nang aprubahan ni Pope Francis ang milagro na nakamit sa pamagitan ni Francisco at Jacinta sa okasyon ng 100th taon ng Fatima, kinilala ang 2 bilang mga santo. Sa kasalukuyan, umuusad na rin ang imbestigasyon para sa kanonisasyon ni Sor Lucia ng Fatima. Para sa Simbahang Katolika
hindi isang mass hypnotism o natural na pagbabagong lang sa atmosfera ang naganap noong October 13, 1970 sa Coba, Diarrhea, kundi isang mapagpakumbabang aksyon ng Panginoong Diyos upang ipahiwatig ang kanyang malasakit at hapag sa sangkatauhan. Mahal na Birhen ng Fatima, ipanalangin mo kami. San Francisco at Santa Jacinta ng Fatima, ipanalangin ninyo kami. Mater misericordiae.